Gamay mo na ba? Gamay na. Total is their presence, and we would like to call our Honorable Vice Mayor, Honorable Maria Sheila Laguna Panay, for the message. Maganda ang mga po sa inyong lahat. Good morning! Alam ba niyo kung bakit tayo nandito ngayong umaga? Mga bata? Una muna po, maraming salamat po sa barangay ni Chairman Rico dahil kami po ay naribundyan niyo na gawin ang aming pong relaunching ng ating pong patak kontra polio dito po sa inyong barangay. At dito po ang buong pangalan ng Sud ng Manila para lang po ma-encourage natin ang ating pong mga magulang na sana po ay patuloy nila pangkilingin ang ating pong pagbabakuna sa ating pong mga anak. Dahil napakahalaga po dito para po maiwasan natin ang mga sakit at syempre po ang komplikasyon po ng sakit. So, hindi na po ako magpapakatagal-tagal pa. Ako na po magpapakilala sa isang tao pong nagmamalasakit sa ating pong lungsod, sa isang pong taong gusto pong pangalagaan ang inyong kalusugan. Wala pong iba ang tunay na Batang Maynila, ang ating kagalang-galang na punong lungsod, Francisco Isko Moreno Comagos. Thank you. Hi! Hello! Kumain na kayo? Lilipas din niya. Patak-patak muna ngayon. But anyway, magandang umaga sa mga nanay, sa mga bata. Excited na kayo pumasok? O inaantok pa kayo? Hi! Anyway, maraming salamat sa ating mga partner sa national government. At andito po, palakpakan natin ang mga taga-PUH. Palakpakan natin ang mga Banyagang bisita natin ngayon. From UNICEF. And WHO. Always clean up your intersection in United Nations. No? It's a very challenging geography. But we will try to maintain the cleanliness in the area at the corner of United Nations and Cap Avenue. Ayun lang po, ilang nabawang mong English. Pinagulo na po. Sa ating pong kauna-unahang babaeng Vice Mayor Hani Lacuna, sa mga pusyal po natin, no? Andito po si Pusyal Pa Pugoso, Pusyal Apo Nieto, at ang inyong masipag na majority floor leader, Councilor Attorney Joel Chua. Ating chairman, magawad, chairman Rico, mga magawad, mga tanod, at mga other secretary treasurer, sa lahat po sa inyo rito. Kung meron naman akong binabati po sa inyo. Magandang umaga. Mga nanay, mahirap ang buhay. Kasi may mayaman, so, totoo sa buhay ay marami tayong mga pagsubok, no? Pero sana, huwag niyo tutularan yung ibang mga nanay, yung ibang mga tatay na iniiwan ang kalye, sa kalye ang mga anak nila. Alam po ninyo, totoo kami, ang DOH, pamahalang lungsod,
pangangalagaan namin ang anak ninyo. Maaaring pamamalasakitan namin ang anak ninyo. Pero walang tunay na magmamalasakit, kundi kayong mga magulang. Kaya kahit na anong hirap ng buhay, kahit na anong pinakaharap ninyong pagsubok, huwag na huwag kayong mawawala ng pag-asa na iraos ang inyong anak. Tingnan nyo maigit. My mother is from Samar. Ang nanay ko taga Samar. Alin, Warewaray. Warayupay. Warapakasan. My father is from Antique. Malamdin. Masuri. Matapan. O, pag tinagalo mo, parang sukat toyo lang yan, sumasarap. Katulad din ninyo, o marami sa atin, silang dalawa, nagpakasakali sa Maynila. O, nagkita, o ako bunga. Ganun ang love story nila. Pero, ang katotohanan, kung ang nanay ko, nag-give up, o nawala na ng pag-asa, eh kasi kinakain namin, kira na ng tao eh. Sa basurahan eh. Kung siya nawala ng pag-asa, malamang walang mayor is ko ngayon. So ang punto ko, mga nanay, ito ang mahirap ang buhay. Pero ngayon ay patunay na kung saan ang pamahalaan ay maaari nating kasabay sa paglalayag sa buhay. Lagi nating kaagapan, lagi nating katulong. Kaya nagpapasalamat ako sa po ng mga kawanin ng Manila Health Department na pinangunawaan ni Doc Fox Paman. Yan po ang ex-boyfriend ni Honey. Kasi asawa na siya ni Honey. No? Na kami, sa maliit namin kaparalan ng DOH sa City of Manila, gagampanan namin ang kukunin namin. Pero hinihingi ko rin sa inyo mga nanay, mga tatay, gampanan nyo rin ang inyong kukunin bilang magulang sa inyong mga anak. Walang tunay na mapamalasakit sa inyong mga anak, kundi kayo rin mga magulang. So, laban lang. Kaya nyo ba? Kaya! Kaya? Kaya! Ano ba? Makakaraos niya sa awa ng Diyos. Binuwa. Sa mga brothers, inshallah, tawa. Di ba? Sa mga sisters natin, from the Muslim community. Kaya awa ng Diyos. But anyway, itong araw na ito ay isang patunay na kayong mga magulang ay pinahalaga ninyo ang kalusugan ng inyong mga anak sa pagtungo nyo rito, sa pagdabo ninyo rito. At ito'y mangyayari hindi lamang dito, kundi sa buong Maynila. Kaya sana, kung may mga nanonood, may kakilala pa kayo, kayo'y magtungo na sa kanilang health center. Maswerte kayo. Nung araw kami, puro injection sa health center. Kaya ayaw ko injection. Takot ako sa injection. Takot ako sa height. Takot ako sa multo. Takot ako sa injection. Pero ngayon, patak-patak lang. Lulusog na ang ating mga anak. Mapoproteksyonan na ang kalusugan ng ating mga anak na maaaring makapit na sakit sa ating kapaligiran o maaari sa ating kapwa-tao. Sana po ay makiisa na rin kayo sa panawagan ng kamalaan na panatiling malinis ang inyong bahay. Huwag mo na kayo lalayo, ha? Kaya nyo bang mapanatiling malinis ang inyong bahay? Kaya? Lamis? O kung hindi man kalamisan, matapos niyong linisin ang inyong bahay,
wala namang masama kung may libre pa kayong oras mag-iisa sa pamayanan tungo sa paglilinis ng ating komunidad. Yan naman ang hinihingi ko sa inyo sapagkat kami magbubuti sa aming trabaho pero hindi namin kakayanin ito ng kaming kabilang. Kailangan ang bawat mamamayan ay makisapi, makiisa, magpusa para na sa ganon. Sana, someday, sa awa ng Diyos, ikaw mga anak ninyo, meron silang malinis, maayos, at mapayapang lungsod na Maynila na kanilang kakaharapin pagdating ng araw. Paalala ko na, kung ano ang itinamin mo, siya aanihin mo. Tama mali? Gusto nyo ba may magandang anihin ang mga anak natin pagdating ng araw? Hindi magtalimbing tayo ng magagandang bagay ngayon sa panahon natin. So, sa atin, sa DOH, ang kanilang panawagan na lahat ng bata under 1 year old o 1 taon kapaba 5 years kailangan magkaroon ng 3 dosis ng oral polio vaccine. Ano? May bayad? May bayad? Libre? O, di siyempre. Ano puhunan? Lahat lang. Tawa? Oras lang. Tawa? Maganda ba ito sa anak nyo? Mga kabuti? May tos gas? Alaos? Mga. O, ano puhunan natin? Oras lang. Kaya huwag nyo nang ipagkait sa inyong mga anak yung mga ganitong programa lalo na patungkol sa kalusugan. Mahirap magkasakit. Mahirap ka na, may sakit ka pa, doble tama ka. Dahil lang sa mahirap, ang tanging puhunan niya ay lakas ng pangangatawan. Pero pag ang mahirap nagkasakit, hindi ka na kumikita dahil nakahirapin ka sa ospital tapos puro toskas ka pa. Kaya 2 beses kang tinatamaan. Kaya pangalagaan ninyo ang inyong kalusugan. Kami naman, MHD, Manila Health Department, si Vice Mayor Hani, mga kusihan, mga taga-DOH, at iba't ibang international organization sa maliit namin kaparaanan aayusin natin ang ating public health care system sa lungsod ng Maynila. Magandang umaga at palay na rin ako kay Kapay. Maynila! God first. Thank you. Maraming maraming salamat po, Mayor. So, ngayon, Kuya Mar, mukhang kailangan natin sagawa. Sasagawa na natin siya ng mga na pagpapatara dahil ulitin natin, ma'am, na olax ang polio sa Maynila. Ako po. Meron po tayong mga piling bata, iyakakit po natin. Kasama ng ating Mayor, Mayor Rusko, sa polio mismo, mag-olax sa talunin niya yun. Si Vice. O si Vice na si Mayor magkakatandem. So yung bata na pipili natin, papalakad po sa bibig. Para naman po mabigay yung 2 pata. Yan. 2 pata po ang ibibigay nila para sa ating mga bata. Okay. Ayan. So, may mga
siyang magpapatak. Dalawang patak lamang po ito. At siyempre kasama natin si Dr. Erin Tawo. Mga bata po, nasa yung bata ang kapalakal. Kuya Mario, mga bata ka bang sir? Paakyat po ba? Dito po dito may akyat tayo. Nakasign po tayo in the teachers kung sino po yung akyat. Thank you.
next po, to deliver a speech po, a message from the UNICEF Country Deputy Representative. May we call up Ms. Julia Reese. Okay po. Holdin po muna. Unahin po muna natin ang representative po ni Sec. Sabi ni Ms. Sec. Francisco Duque, our Yusek Rolando Enrique Domingo, Undersecretary, Chief of Staff ng Department of Health. Sir? Palapakan naman po dyan! Ay, maganda po. Maga po sa inyong lahat. Una-una po, maraming salamat kay Mayor, kay Vice Mayor, sa ating kapitan, sa atin po mga konsehal at saka City Health Office. Nagpapasalamat po ang DOH sa suporta ng Lungsod Maynila sa lahat po ng ating health programs at Mayor, pinapangako naman namin din ang suporta po ng DOH kaya Dok Pangal at saka buong City Health Office at saka programa po ng Maynila. Alam po ng mga bata, kompleto ngayon dito ang DOH simula kay Yusek Mirna Abutahet, ang buong DOH team, nandito po ang WHO at nandito po ang UNICEF. Dahil po gusto natin buksain ang polio sa balat ng lupa. Kilala ba niyo si Apolinario Mabini? Siya po yung dahilang lumpo. Nalumpo siya dahil sa sakit na polio. Mabuti nga po hindi siya namatay dahil ang polio na mamamatay po sa karamihan napaparalisa sila. Pero yung nabubuhay napaparalisa po yung mga paa at hindi nakakalakad. Simula po 2010 wala nang polio sa Pilipinas. Siyam na taon na po yun. Kaya kailangan po hindi bumalik ang polio dito sa ating bansa. At madali lamang po yun kung papapatahan po natin lahat ng anak natin basta namang taon pababa. At hinihingi po namin sa City Health Office kay Dok Pangal na tulungan din po kami sa monitoring at surveillance ng mga bata na nagkakaroon ng acute classic paralysis. Kalilisan lang po ang laban natin sa polio sa ating kapaligiran. Ang pagdumi ng tao dapat po malayo sa ating tubig na iinumin. At yun nga po, balik lamang po sa bakuna. Back to bakuna. At sabi nga po, pag back to bakuna, dito sa Maynila, all that's po ang polio. Maraming salamat po. Ayan, salamat po, Yusek Domingo. Ngayon po, ang kasunod natin tatawagin para mag-ibig ang ating bugin po, itinawin natin kanina ang ating UNICEF County Deputy Representative, Ma'am Julia Reese. But we also would like to acknowledge the presence of Ms. Wigdan Madan, Chief of Health and Nutrition ng UNICEF. Palapakan naman po tayo dyan. Good morning. Thank you very much for inviting UNICEF to be part of this very first synchronized polio vaccination event. We really would like to commend the Department of Health here today and to the City of Manila, headed by Mayor Francisco Domingo, spearheading round one of the synchronized polio immunization event targeting all children. Thank you very much. We are really encouraging mothers and caregivers to come and bring your children to the nearest health centre to engage in the polio vaccination. We're encouraging all local government officials, health workers, volunteers and partners to play your part in this active two-week campaign to ensure that 197,000 children under 5 in the city will be reached and will be vaccinated. UNICEF is strongly committed to supporting the Department of Health, the local government units and its partners in the fight against polio. It's our collective responsibility to do this. Thank you again for having us with you and we stand with you as we go forward. Salamat po. Bigyan po natin ang masyadong palakpahan sa Ms. Julia Reese. And we know, we would like to acknowledge the presence of Consingal Terrence Alibarbar. Nandito po siya. Isang sa pinakamasipag din na Consingal dito sa District. Yes po. So, apo. Tutuloy po natin yung program pero alam po natin, busy po si Yorme.
Kaya po, maraming salamat. Tuloy-tuloy lang po natin gagawin yung ating pagpapatak ng polo. Opo, hindi po natatapos yung pagpapatak ha. May stations po kami dito. Kasama po yung mga barangay health volunteers. Babakunahan po natin lahat ngayon ang mga barang ng ito po sa venue. Muli po, nagpapasalamat po ang kong Manila Health Department Skybeth po sa pagdalo po dito sa aming launching kick-off ng Sambayang Patak ng Polio. Kasama po ang Department of Health, UNICEF, World Health Organization, at barangay officials po ng Zone 40 and Zone 30. So maraming maraming salamat po, Mayor. Wala po muna alis na mga bata dahil ituloy po ang bakuna. Pagkuna po ang mga barangay health volunteers. Children in the city of Manila to be free of possibility of having polio. Po. Yes po. Yes. Pina-order ko na yung pag-relief sa dalawang opisyales na hindi ko inabutan kahit isa sa opisyal doon sa Presinto Mebe. Wala. That is unfair for other precinct commanders, NCPs, who are dedicated in their job. No? Baka kala na itong ibang mga precinct commander, joke tayo. So, I told you so many times, this is another warning. The effort of the city of Manila is relentless. Relentless. The city government will not sleep. The city government will continue to provide, at the very least, peace and order situation of our city. During weekend, during wee hours, walang tulugan, sort of said. But, you know, modesty aside, I am not asking them what I cannot do. Now, if they cannot cope up with the challenges or the challenge, there are more precincts other than Manila. Mindanao needs a lot of support. So, siguro doon sila pwede. Sa Manila, huwag kayo magpapadestino sa Manila kung hindi ninyo kayang kaharapin. Ang trabahong sinusuong namin na inaalay namin sa aming mamamayan. There is no business for you here in Manila. Sa mga tamad. Awan ang Diyos, tuloy-tuloy. You'll see later. Sir, last na lang po. Sa basay ko po ang main problem ko sa mga polio. Walang doon ang toilet. So, yes. Sa basay ko po, marami ko doon ang bahay. Walang toilet. Saan pinagagawa na yun? Then, if that is the solution, then we will do it. Because we have facilities in Basay. Health center, evacuation center, dalawang eskwelahan, palengke, and sports facilities. So if there is a need for a public toilet, if they can clean it on their own,
or the city will have to provide it again, then so be it. In our own little way, we'll address it. But cleanliness, hindi lang yan pang gobyerno. Pantahanan din yan sa bawat pamilyang Manileño. So hinihikayat ko po ang ating mga kababayan na huwag munang lumayo sa paglilinis. Unahin na nila yung bahay nila, at kung hindi kalabisan, kung tapos na, isunod na nila yung tapat ng bahay nila, o makiisa sa pagkilos ng buong pamayanan ng lungsod ng Maynila ng paglilinis ng ating komunidad. Thank you. I'll see you later. Thank you, sir. Ayan. So again, ayan, talaga mapagbigay si Mayor. Panayan selfie niya sa lahat ng mga constituents, yung mga kasamang neighbors natin. Asensya na po, pero tuloy-tuloy po yung pagpatakunan natin. Mga senior students po, dito po siya. Meron lang po tayo mga media, ating interview. Excuse me, ako. Babalik ako sa sakyan.